Ito follow-up vlog ulit tungkol sa sakit ng saging na kung tawagin ng mga agriculturist ay bunchy tub. Itong sakit na to, higit nating napapansin sa mga pananim nating lakatan at sa mga kabaka. Kasi yung kabaka, saging din yon. Ang kaibahan nga lang, ang pinakikinabangan sa abaka ay hibla imbis na prutas. Pero bago ako magpatuloy, paki-subscribe, paki-like, paki-comment, paki-pisil ng maliit na kalimbang. Ito yung pinakita ko dati na yung mamamatay na may sakit na bunchy tub. Ayan. Kira nyo, yung mayroon siyang lumabas na bagong dahon. Ang ibig sabihin nito, ang pinipinsala lang ng bunchy tub eh yung balat at saka yung kanyang mga dahon. Sa loob ng malamang sa loob ng yung ilalim ng puno ng saging na ito ay buhay siya. Kaya lang hindi siya maka tubo. Hindi siya maaaring lumaki dahil sa sakit na bunchy tub. Itong dalawang katabi niya, supling niya ito nung itong puno na to na namatay na ngayon mayroong bagong dahon. Ito yung kanyang supling na dati nung una kong pinakita, maliliit pa ito. At saka ito yung bago niyang supling na lumabas din baka yun ang duda ko ha, baka ang sakit na bunchy tub na nandito sa puno na ito, itong namatay na to na muling nagkaroon ng panibagong dahon, baka ang inaatake lang ng bunchy tub ay yung dahon at saka yung balat. Pero itong puno na to, itong grupo ng mga saging na to, hindi ko na inaasahan na makakuha ako rito ng yung tissue niya para maging panibagong puno. Siyempre hindi na siya ganong kalusog para magiging source ng tissue. Hindi ko na siya, mababayaan ko lang ito. Hindi ko na siya gagalawin, hindi ko na siya tatagayin. Hindi ko siya huhukayin, hindi ko siya ililipat kung saan, hindi ko siya gagalawin totally. Iikutan ko lang para makita ng buong buo itong grupo ng mga saging na to. Makita ng buong buo. Ayan. Ayan, siyempre yung itong bagong tubo na to. Siyempre hindi ko pagino. Hindi ayaw kong galawin yung ano niya, yung dahon niya eh. 'Di ba? Alin na kung babalik yung sakit na bunchy tub dito sa mga puno na to. Huwag ko lang mailipat sa ibang mga puno. Mamaya lilipat ako doon sa yung isa ding pinakita ko noon na yung mga may sakit din na bunchy tub. Pero yung katabi niyang mga puno gumaling. Yung isa nagbunga, napitas ko na nga yung isang buwig. Ngayon, may isang buwig na naman na lumalabas. Lilipat ako mamaya doon para maipakita ko
na hindi dapat, talaga hindi dapat ginagalaw ang mga saging na may sakit na ganito. Mamaya lilipat ako sandali. So, ito yung grupo ng saging na nung una kong pinakita, itong isang to, yaan. Nakatayo pa yan pero patay na ang kanyang mga dahon. At saka ito yung katabi na nahawahan din. May sakit din ng bungee top. At ito naman yung pinakita ko dati na katabi niya, magkasama sila sa mga punong may sakit na bungee top. Ay, ayan, nakuha ko na ang bunga. Naibenta ko na. Maliit lang pero ay, at least nakakuha pa rin ng bunga. O ngayon, ito yung isa pang katabi nila na ang mga kasamahan nilang nasa isang grupo na ayan, nagbunga din. Ayan, oh, ayan. Oh, ayan. Hindi ko pinakialaman to. Ito, hindi ko maputol-putol ng ang mga damon dito eh. Kasi baka mamaya tumama yung dulo ng itak ko dyan sa mga puno nila. Paglipat ko sa iba, baka tumama din sa puno ng hindi sadya, ay baka mahawa. Ayan yung kasamahan nilang puno na kasamahan ng mga punong may mga sakit na bungee top. Pero ayan, nagbunga. Oh, ayan. So umikot lang ako sa mga puno na to na may ipakita sa ibang anggulo ang grupo ng mga saging na ito. Ayan. Ayan, yung bagong bunga. Ayan. Ayan. Ito, balik ulit ako dito sa mga puno na to. May ipakita ko lang ulit na talaga hindi dapat pinakikialaman ang saging na may sakit na bansita. Gali po ang mga saging ninyo. Pag nagkasakit ng ganito, abe, huwag na kayong mag-abalang galawin pa. Pabayaan nyo na. Total, yung punggos man yan o bakterya o virus, yung punggos habang mayroon lang yung ano eh, may ano, nakakain na laman ng ano, ng dahon ng saging, huwag nyo nang galawin. Pabayaan nyo na. Huwag, baka lalo lang kumalat pagka nagpaka-scientific pa tayo. Okay, marami pong salamat sa inyong panonood. Salamat po. At saka sandali, paki-subscribe po. Salamat.